Hi! Hello mga kagreeny! Ano nga ba ang dapat gawin sa original soil kapag meron tayong biling bagong succulent? Kailangan bang tanggalin siya o hindi? Ito ang aking 1 week na succulent. Inacclimate ko siya dyan sa aking shaded area. Hindi ko muna siya niripat ng ilang araw. Ito ang aking Agavoides crested nevada o tinatawag din nila itong brain nevada. Iriripat ko siya ngayon. Ayan, marami na siyang dry na leaves. Ano nga ba ang pwedeng gawin kapag meron tayong bagong biling succulent? Tatanggalin ba natin yung soil niya or still iriripat agad natin siya? Pero bago yan, tingnan muna natin yung kanyang soil at itong kanyang seedling bag. Tanggalin muna natin. Ayan. At ito nga ang kanyang original soil. So ano ang pwedeng gawin dito? Napanood ko kapag naglandscape sila ng mga succulent, tinatanggal lang nila yung seedling bag na ito and then dinidiretso na nila sa lupa, hindi na nila ito tinatanggal. Okay naman yon kung nakasanayan na ninyong magripat ng hindi nagtatanggal ng original soil at buhay naman ang inyong mga succulent kahit hindi nyo ito tinatanggal, okay naman yon. Kasi meron talagang mga cactus and succulent collector na hindi nila tinanggal yung original soil. Lalo na yung mga lush type, mga bushy type ng mga succulent. Sa akin, ito ay tinatanggal ko. Kasi tingnan nyo yung roots niya Root bound na siya. At saka, pansin ko, hindi talaga siya makakahinga. Ito, pag ganito yung inyong potting mix sa succulent, para sa akin, sa experience ko, hindi siya pang rain or shine. Or hindi siya pang pang matagalang ulan. Siguro pwede lang siya sa isang araw and then isisilong muna agad siya. Hindi nila kaya sa matagal na ulan, yung lalampas pa ng 2 days o 3 days pagkatapos ganito yung soil nila na hindi nyo tatanggalin. Nako, sigurado, mas stem rot siya kasi experience ko yon. Pero ito sa Benguet Island, ganito yung potting mix nila. Sabi doon sa seller sa Dangwa na nakakausap ko, hindi mainit ang kanilang klima. So malamig yung weather nila. Bibihira lang sila magdilig. Ang tagal-tagal daw nila doon magdilig. Hindi kagaya dito sa lowland, 'di ba? Lalo na sa area ko sa Manila. Kung init lang ang pag-uusapan, talagang sobrang init dito sa Manila. Kaya kailangan magpalit ng potting mix. Ito sa kanila, alam nyo ba, ito, binabaon lang daw nila sa ground ito. And then, nabubuhay na siya. Walang dilig. Kung kailan lang daw uulan, dun sila nagdidilig. Tsaka yung humidity nila mataas. Parang yung ano nila doon, yung hangin, may kasama talagang mga moist-moist, kaya hindi talaga sila nagdidilig. Sa kanila, nabubuhay ito pag ganito yung potting mix na gamit nila. Pero sa atin, hindi magtatagal to. Kaya talaga, mas okay, kagaya ko, na tinatanggal to. So ako, nagtatanggal ako ng original soil. Yan grabe Iba? Tsaka, kapag tinanggal nyo ito, huwag kayong matatakot o mag-worry na madi-disalign siya, hindi na magiging ganyan yung ganda niya. May mga variety talaga ng succulent na nalalagas. Pumapangit kapag tinatanggalan ng original soil. Pero okay lang yon kasi pag alam mo naman kung paano uli siya pagagandahin, nalagas na siya, diba? Natanggal na yung mga, ano niya, yung madami niyang leaves, yung ganda niya na ganyan, nagsitanggala na, okay lang. I-rain or shine nyo lang, babalik na agad yun siya sa ganda.
one month pangit siya, one month tipos siya. Pero kapag sinaba ko na sila sa rain or shine, ang ganda na nila. Kagaya na Pretty and Pink, gumanda siya sa rain or shine. Pagkatapos nito, pwede siyang itanim agad. Pwede kahit hindi ka mag-air dry. Ako, 50-50, meron akong air dry, meron din akong hindi air dry na mga succulent. Depende sa succulent kasi may mga succulent kapag tinanggalan ko sila ng potting mix, kalbo agad yung soil. Ang natitira lang talaga yung roots nila na kalbo, malinis. Kagaya ng mga Choco Moonstone, pag tinanggalan mo sila ng original soil, talaga yung makikita mo, ito lang. Ito lang yung roots niya pagkas yung dito niya malinis. Walang ganito-ganito. Kasi yung mga ganitong type ng succulent, malaki yung stem nila. Ang malaking stem at saka mahirap tanggalan ng potting mix yung rose cabbage, saka black prince, ang kapal ng ganito nila. Ang kapal. So, kailangan mo siya talagang i-air dry or hugasan. Kagaya niya, diba? Kasi hindi siya matatanggal. Kahit na anuhin ko pa siya ng brush. I-brush natin para tingnan natin kung hindi na siya i-air dry. Kasi tingnan niyo siya, diba? Ang putik ng ilalim niya. Lahat ng black prince ko at saka rose cabbage ko, ini-air dry ko talaga. Kasi meron silang ganyan, dun sa ilalim. Yan, meron silang ganyan. Pag yan, hindi mo nalinis, dyan babahay yung mga millibugs o kaya fungus. Yan, kailangan mo siyang linisin. Pag nilinis mo to, pag binasa mo to, i-air dry mo siya. So, kailangan kong ikat yung kanyang roots kasi mahaba. So, pwede nang magsabay ng cut. Ayan, kinakat ko siya kasi mahaba. Ayan. Huwag mag-worry na magtitrim ka ng roots kasi dito, yung roots na yan, ito yung old niya, diba? Diyan, magpo-form uli yan ng panibagong new roots. Mas okay nga, nalalaki siya na new roots yung kanyang panlaban. Ito yung mga old na yan, papatungan na ng new roots yan, ito dyan, mag-new roots yan dyan, makikita mo magpuputi yan, bago yon. So hindi ko siya pwedeng iripat ng ganito nung no air dry kasi dirty talaga. Kailangan ko siyang i-air dry at least oras lang, 2 to 3 hours. The moment na mag-dry lang yung kanyang soil, iriripat ko na siya. Pero ipapakita ko yung gagamitin ko sa kanya. Pag niripat ko na, ayan, ito yung famis pang toppings ko. Pag nagagamit ako ng topping sa aking mga succulent, matanghito, at ito yung aking potting mix. Meron na namang nagtanong. Maraming nagtatanong lagi sa akin kung ano yung potting mix na ginagamit ko. Ngayon, meron na naman akong bagong experiment. 50-50 or tagi isang cup. Isang cup ng famis, isang cup ng vermicast, isang cup ng rizal, at isang cup ng loam soil. Nagdagdag ako ng loam soil. So, ganun ang aking potting mix. At meron akong osmocote, isasabay ko na. At cinnamon, kasi kapag in-air dry ko siya mamaya, hinugasan ko siya, maglalagay ako ng cinnamon. So, hugasan ko siya ngayon kasi ang dirty niya talaga. Ayan. Ayan, tapos na, hinugasan ko rin itong ibabaw niya, itong mga leaves niya, at ito na siya, ayan. So, mas maganda siya tingnan ngayon, hindi kagaya kanina, ang dumi-dumi ng mga gilid niya, diba? Ang dirty-dirty niya. So, ngayon,
magbabawas lang ako ng konting roots kasi tutubuan naman yan eh. Tsaka nasa inyo kung hindi kayo mag-trim ng roots, choice nyo naman yon. Pero ako, ipapantay ko lang siya. Yan. Yan. Okay. So, next na gagawin ko ay isasabay ko na yung fungicide ko and then insecticide ko na Toroge at saka Sevin. So, ito siya. 2-in-1 na sa isang bottle. So, mag-spray tayo para iwas agad fungal infection. Wala agad dadapo na mga insect at saka fungus. So, kapag masela ng inyong mata, lalamunan, ilong, mag-wear kayo ng mask at saka medyo malayo yung mukha nyo sa succulent na ine-esprehan nyo ng insecticide at saka fungicide. Kasi alam nyo naman ang mga hindi natural insecticide merong effect sa atin. So, okay na siya. Mas maganda na sinasabay nating i-spray ang ating insecticide at fungicide para sabay siyang tutuyo, matutuyo. Ayan. So, iwan ko lang siya dito kasi shaded area naman to. So, kung ilang oras siya matutuyo, halimbawa mga 3 hours o kaya 4 hours, dry na siya, iriripat ko na siya. Pero may iba, inaantay nila na magka-roots to. Yan, magkaroon pala ng new roots. So, kung 1 month magkaroon ng new roots o more than 1 month, dun lang nila nililipat. Pero ako, gusto ko kasi dito siya paugatan sa soil niya. Kaya kapag nag-dry na agad siya, ayun, niriripat ko na agad siya. Mabilis naman siya mag-dry dito kasi mahangin dito. At saka yan, filtered yung sun niya. Meron siyang liwanag. So, iwan ko lang siya dito. After 3 hours, ito na yung inner dry ko. Ayan, tuyo na yung leaves niya dito. Tuyo na siya. So, iripat ko siya ngayon. Pero, nasa inyo yung choices. Kung iriripat nyo na agad-agad ang inyong bagong air dry na succulent, pwedeng 1 day o more than a day pa bago nyo siya iripat. Pero ako, iriripat ko na siya ngayon dahil ako ay laging excited magripat ng aking mga succulent. So, ito ang aking potting mix. Kapag naka-air dry na, ganito na yung ginagawa ko. Hinahanda ko na yung soil. At magbubutas na lang ako. At depende rin kung gusto nyo mag-layer-layer kayo ng soil. At maglalagay ako ngayon ng cinnamon. So, ganun yung ginagawa ko. Cinnamon, nilalagay ko. Ilalagyan ko yung roots niya ng cinnamon. Ayan. Diba? Para mabilis siya mag-roots. At saka, pwedeng maglagay dito sa potting mix ng Starkel G. So, meron akong Starkel G. Ito siya. Ayan. Pwedeng maglagay dyan. Yan. Sa binutasan ko na yan ang Starkel G. Pero, itong Nevada, hindi ko na siya lalagyan ng Starkel G. So, nasa inyo, choices nyo rin yon kung gusto nyo maglagay ng insecticide. So, itong Starkel G kasi insecticide to sa soil. Kasi kahit na meron na siyang protection dahil inisprehan natin siya kanina ng insecticide dito sa leaves niya at saka sa roots niya, kailangan pa rin natin double protection. Meron pa rin dapat insecticide at saka fungicide dito sa soil niya. Pwede natin siyang lagyan dyan ng Circle G. Pero dahil naglagay ako ng cinnamon, cinnamon lang yung gagamitin ko. Dahil ito, si Nevada, hindi to lapitin sa insect. Alam ko yung mga succulent ko na lapitin sa insect, kaya nilalagyan ko siya ng Starkel G. Ito kasing Starkel G, ayan ang konti-konti lang niya, pero medyo pricey siya kumpara sa cinnamon. Ang cinnamon, 25 pesos lang, marami na siya. Itong Starkel G, ito lang ata kakonti. Magkano ko nabili ito? Kaya, tinitipid ko siya at naglalagay lang ako ng Starkel G sa mga alam kong talagang notorious sa insect kagaya ng mealybugs.
Ngayon, hindi ako maglalagay ng Circle G. Cinnamon lang ako. Yan, maglalagay din ako dyan. O, sa soil na yan. Dyan ako maglalagay. At, yan, patong ko na. Ganon. Diba? Pagkatapos, tulak lang natin yung soil. Ikot-ikot lang natin. Yan. Maglalagay ako ng Osmocoat. Lagay agad tayo ng fertilizer. Pwede rin na hindi. Halimbawa, wala kayong stock. Naubusan kayo. O di 1 week, pwede pa. Kasi hindi pa naman kayo magdidilig. Kaya okay lang kahit hindi ka kaagad maglalagay ng Osmocoat. Pwede iumpok mo lang sa ano, isang side. Pwede rin ano, ispread mo. Yan. Yung toppings naman pang ano lang, decorate. Yan. Para ano, hindi lang makita yung ano nyo, soil na gamit nyo. May iba kasi ano, nagtatoppings talaga para maganda siya tingnan, presentable, at saka no, good aeration ng ating potting mix. Ayan. Kung matagal ka ng cactus and succulent collector, alam mo na kung anong method yung gagamitin mo eh. Kung magtatanggal ka ng soil o hindi magtatanggal ng soil, mag-air dry or hindi mag-air dry. Ako kasi si experiment ako eh. So gusto ko mag-explore ng another tip, mga kaalaman para sa ating mga cactus and succulent. So pwede ako sa magtanggal ng soil, pwede rin ako sa mag-air dry, at pwede rin ako sa hindi mag-air dry. Pero kung beginners ka, sana itong tip na pinakita ko, itong ginawa kong repotting sa aking Nevada ay makatulong sa'yo. Kaya kung love ninyo at nagko-collect din kayo ng mga plants, please like and subscribe to my channel, Ana Duran. Shoutout muna sa aking mga new kagreeny, mga bagong nag-subscribe sa akin ngayon. Hi po sa inyong lahat at sa aking mga old kagreeny na laging nagko-comment sa comment box ko. Laging nanonood ng aking mga video at hindi nag-i-escape ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan po ninyo aking video for today, don't forget to share and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all mga kagreeny. Bye-bye!